sinasabing pagkatapos kumain, tumakbo. Ah, hindi na. Wala na, wala na. PMA sir, ganun yung ginagawa namin hanggang sa kanina dito. Hanggang sa ranger, lahat ng mga training. Iba talagang pagkagawa ng sundalo. Dito sila tinuruan ng small unit leadership, sir. Na kasi sa officer, yung lieutenant, handle ka ng platoon. Pag first lieutenant to captain, handle ka ng company, maging staff ka. Sa kanila naman, fire team leader. Sa isang squad, mayroong dalawang fire team. Hahawakan niya ng corporal or senior PFC. So, marunong na silang, usually ang first phase is individual soldier skills. Sunod nagiging team ka na. Fire team, squad, hanggang magiging platoon. Anong meron sa percent na? Kanyan, per company. Kumbaga, style lang din ng 6th Division Training School para ma-distinguish. Saka in-cultivate talaga namin yung pride sa unit. Matindi yung medical exam, sir, before ka papasok. Yung pinaka-tip-top ka na sheet. Pero wala pa. Wala pa. Actually, meron mga initial na mga isa. Pero... Hindi totoo yun. Hindi. Saan nagsisimula ang soldiering? Na-influence ka ba dyan? Pinanganak ka ba na? Gusto mo yan? Katulad mo, ikaw? Exposure, sir. Exposure. Kasi yung father ko, enlisted personnel ng PNP. So, kita ko na anong ginagawa. Na mas naunang na-actually sa akin yung followership. Kasi yun yung nakita ko sa kanya. Meron siyang commander. Sumusunod siya. Kikita ko. Tapos, iba yung relationship ng commander with your people. And then yung puro sundalo. Kaya ako na ko, mas teamwork talaga ba? Kasi hindi ako masyadong umaangat ng, kumbaga, minsan, hindi na yung pride. Wala ako masyadong distansya dyan. Kasi, pag infantryman ka, ang kabady mo, kahit sino yung nakakatabi mo, yun ang body mo? Siya yung nasa likod. Hindi mo nakikilalanin siya pag nandyan, automatic mo yan? Pag nakasama mo yan, body mo na yan. Kasi he will watch your back. Ang essence ng formation is you form prior dispatch sa gera. So dyan pa lang nag-start na yung mindset mo na dapat focus ka na. Wala ka ng ibang isipin. Ikaw ang baril mo, ang kalaban, ang mission. Lahat ng galaw, sir, ng army, pag isipin mo talaga, meron niyang preparation for something sa actual ground. Pag start pa lang, isang paana sa hukay. Oh, di ba pag sinabi sa Tagalog ba? Okay. Pagpasok mo sa militar, isang paana sa hukay. Ikaw na imong kwan, ang imong til sa kwan. Pero may kasunod kami kagad yan. Ano? Pero para ma-mitigate yung possibility na yan, dapat galingan natin pag-training. Kailangan pag may gagawin yung isang squad, kung ano dapat ang gawin ng lead scout, ng guide, ng squad leader, ng radio man, ng tail scout, kasi may kanya-kanya kang trabaho, gampanan mo yun. Diyan pa lang, yun na yung mindset mo. Na para ma-mitigate yung probability na mamatay tayo, gamitin talaga natin yung SOP. Tapos, diskarte na pagdating sa actual. Kami yung sektor ng society na malakas magdasal. Alam mo na. Kasi pagkatapos ng lahat, kahit na gaano kaka-train, panahon mo na, alam din nila yun. Kaya, why worry? Kung panahon mo, panahon, why worry? Kaya, basta ang importante, sir, if you have to die with your boots on. Kasi marami man ang gusto magsundalo, 200, 300 lang yung slot namin. Una muna, dapat 5 feet up, tapos dapat physically fit kasi normal na tinatakbo ng isang candidate soldier sa isang araw, di nabababa ng 5 minimum yan na takbo. Minsan, before kumain ng umagahan, takbo. Or kumain ng tanghalian, takbo. Before kumain ng hapunan, takbo. Pag
malungkot sa gabi, takbo naman sa ating gabi. The army prepares you for mga condition na hindi normal. Maganda yun kasi sir, kasi nagmumold ka ng future na nakakasama mo sa gera, tapos leaders. Kailangan na yung mga soldier leaders mabilis din mag-isip. And in the event na maghang ka, kasi tao lang, nasubukan ko na yun sir, yung sumabog sabay-sabay yung RPG. Ano yung nasa sine na, tapos bigla na lang bumalik yung senses mo. Kasi meron talagang shock. Inabot ka ng ganyan? Inabot na ako ng ganyan, sir. Yan ako sa loob ng teripangwa. Yung pang-pag, wagam na. Mag-shutdown pala yung utak mo. Kasi sa lakas ng impact. Shock. Hindi ka, hindi voluntary na ma-shock ka. Talagang ang katawan yung mo, sistema mo, yung system mag-shutdown. Ano yun? Dahil sa ano ito? Sa ultrasonic boom? Yes, sir. Yung sa sabog ng, in my case, malapit lang yung RPG. Tapos biglang bumalik yung balik ka na naman sa dati kang senses. Galaw ka na naman. Parang wala nangyari. Di, balik ka na naman. Adjust ka na sir kung anong dapat mong gawin. Dapa, maneuver, ganun. Yan yung training sa kanila. Integrity sir, tsaka respect. Kasi ka-integrity, para maging leader ka, kita dapat nila na ano ka. So, you walk the talk. Nasa higher level ka na. Naka-focus ka na ngayon sa actual employment and deployment of troops. Noong kanina sa training, paano mo siya minumold into a warfighter? Ngayon, warfighter na sila. Paano mo naman sila i-apply? Paano mo sila gamitin sa depende sa situation na nandyan. Kagaya ngayon na meron tayong ongoing combat operation. Pagplanuhan mo, di ba, ang function ko as G3 is to assist the commanding general kung paano i-run yung operational activities ng division. So dapat naka, ang pinaka-concern ko is paano ko ma-maximize yung combat arms. Dapat ma-employ ko ng maayos yung aking mga cavalry troops. Iyon yung mga tangke. Paano ko i-employ at the right time, at the right place, yung tamaan ng artillery. And kung makita mo yung mga helicopters natin dyan, kailan ko sila at what point in the war or in the battle, ipasok ko sila para mas makapag-deliver sila ng maximum na effect sa firepower and para masubdue yung kalaban. Old soldiers never die. They just fade away. Nandyan yan. Kada galaw mo, alam mong ikaw yun. Yung pagiging mandirigma mo, kasama na doon yung pag-analyze ng situation, kasama na doon kung ano yung dapat appropriate na reaction mo sa isang situation, nandun yung palagay ko hindi makawala. Simbolo ng pagiging sundalo, sir, is yung aming rifle. Kung marinig mo sa kwento, yan yung una naming wife. Yung pangalawa namin, una naming asawa. Sir, yan yung pinakauna namin. Yan yung symbol namin kung ano kami. So, pag makikita mo, karamihan ng warrior, hanggat hindi yan tanggalin, kung maubusan ka man ng hininga, nandyan sa'yo yan. Bitawan, huwag mo talagang bitawan yan. Ang pagiging mandirigma para sa akin, sir, is yung mag-define kung ano talaga yung mandate ng armed forces, security ng nation. And when you talk about security, dapat nasubdue natin yung dapat isubdue yung mga enemies of the state. And bilang makabagong sundalo, makakatulong ka rin sa development at improvement ng ating bansa. Ang dami na namin gerang pinagdaanan. Ang dami ng tropa ko na nawala.
Tapos parang minsan nakikita mo parang hindi ganun ka, parang yung effect na gusto mong makuha, which is magkaroon ng peace and ultimately development, hindi mo basta-bastang nakuha. Kung mag purely military approach ka, nakita ko na kung hindi rin tutulong yung army, kasi yun nga, kami yung nasa front line, kami yung nagiging mukha ng gobyerno doon, kung hindi kami tutulong, mas pibigat yung trabaho namin, magiging cycle itong violence na to. Hindi military, purely military na win ang magiging solusyon sa pagkaroon natin ng peace and development sa area. Dapat isang bagay yan para ma-maintain natin yung peace, pero we should also be catalyst for development. Turo din ng father ko is yung gawin mo yung trabaho mo, kagaya na sinabi ni Commander kanina. Giving back. And then siguro na inculcate sa akin na pagka ginawa mo yung dapat mong gawin, ay natural na lang na mangyari yung mga bagay-bagay. Mula nung nag-start ako sa career, yung nag-start akong matuto, nagkakamali ng konti, makabawi, and then I tried to learn from previous na experiences, pati yung mga mistakes ng iba. Nagiging ginawa akong way of life na balis, nagiging habit na, na every time na meron pinapagawa sa akin, I tried to give my 100% and some.